Magandang umaga mga kaibigan, 2:30 AM ngayon. So ire-ready ko yung mga manok na order ni Father Herman. So bale 8 heads yun mga kaibigan. So nandito na yung mga kahon. So bale 6 pa lang yung mailalagay ko dyan. Merong dalawang nakahiwalay yung ating mga Brahma dahil malalaki yon. So nandun sa labas yung mga manok. Ikakarga ko muna dyan dahil 3 AM ang pick up ni Sir Norbin. So sa Taguig kasi yun dadalhin mga kaibigan. A few moments later. Ayan mga kaibigan, nakaready na yung mga manok na i-ship natin. So ayan, bali 5 box. So ito yung rooster natin na Brahma. So nakasingle lang yan mga kaibigan dahil malaki siya. Tapos dito yung hen natin na Brahma din, single lang din. Dahil kapag Brahma ang i-ship natin, kailangan maluwag para nakakagalaw sila dyan sa loob. Ito naman yung ating one pair na Rhode Island Red, rooster and hen. Tapos dito yung dalawang hen natin na Rhode Island Red din. Bali quad yung Rhode Island Red mga kaibigan. Trio yung binili ni Father pero nag-free ako ng isa. Kaya naging apat sila. 3 hen, 1 rooster. Tapos ito yung one pair natin na Black Australorp na going 4 months old. So free lang din yan mga kaibigan. So ganyan tayo kapag malaki yung binili sa amin. Siyempre nagbibigay ako ng free. Para sulit din yung pagbili ng ating buyers. Ayan mga kaibigan, nandito na si Sir Norbin. So quarter to 4 na. So makakaalis siya dito saktong 4 o'clock AM. So tamang tama yan, malamig pa, hindi mahirapan sa biyahe yung ating mga manok. Ayan mga kaibigan, naset up na ng maayos yung mga kahon. So secure na yung ating mga manok. So 4 to 4 and a half hours ang biyahe niya papuntang Taguig. So mga bandang 9:30 AM nandoon na siya. A few moments later. Ayan mga kaibigan, maliwanag na. So doon sa mga previous vlog natin, marami tayo naka-scratching pen na manok. So yun yung mga pinaship ko. So bakante na yung dalawa, may isa pa doon. So magagamit ko na yan para i-break yung ating mga rooster. The next day. Magandang umaga muli mga kaibigan. So ngayong araw, bali ihiwalay ko na yung ating mga rooster. So itong hen natin na Rhode Island Red, isasama ko na doon sa dalawang hen. Itong ating Salmon Splash na hen, isasama ko na doon sa breeder natin. So para tandang lang yung nakalabas dito. And then pupurgahin ko silang lahat. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-break ng mga breeder para ma-idea kayo mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, nilagay ko na yung hen natin na galing doon sa labas. So normal lang yan na aawayin ng hen natin. Kaya mas maganda na tanggalin nyo muna yung rooster. Kasi possible dalawa sila ng rooster na umaway dyan. So ganyan talaga kapag una nilang pagsasama, eh talaga maninibago sila kaya aawayin nila yung isa nating hen. So territorial din kasi ang manok. So ito naman yung ating mga Rhode Island Red Hen. So ayun yung bagong pasok mga kaibigan. So talagang aawayin kasi nila yan. Kaya mas maganda na nandiyan muna siya sa taas. Ayun na yung mga rooster natin mga kaibigan. So ito yung ating Gold Partridge, yung ating Rhode Island Red, yung ating Salmon Splash. So bakit ba tayo kailangan mag-break ng breeders natin mga kaibigan? So unang-una dyan yung performance at productivity. So napansin ko kasi nung mga nakarang araw, nagkandling ako nung huling salang ko. So mas marami yung infertile. So nangyayari yan mga kaibigan, kagaya ngayon, maulan ang panahon, pabago-bago. So isa yon sa factor na nakaka-apekto. So pangalawa doon, bumababa yung fertility rate ng ating mga itlog dahil nawawala sa kondisyon yung ating mga tandang. So kapag hiniwalay nyo yung tandang, 3 days na fertile pa yung mga itlog, pwede nyo pang isalang. Pag lagpas ng 3 days simula nung hiniwalay nyo sila, so possible na infertile na yon. So kaya natin binibrick ito, pupurgahin ko sila, papaliguan, para bumalik yung maganda nilang productivity, matanggal yung parasite sa katawan nila, internal at external. Yung external yung mga kuto. So isasabay natin sa paligo yung ating mga hen. So susubukan ko na sila ng pamurga natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. So ito yung gagamitin kong pamurga mga kaibigan, yung Sakto na organic dewormer. So capsule siya yan, kulay brown. So natesting ko ito kay Sir Jamel, binigyan niya ako nung nakaraang pumunta ako doon. Tinesting ko doon sa month old. At maganda mga kaibigan dahil lumalabas talaga yung mga ringworm, tapeworm. Talagang buo na lalabas sa puwet ng ating mga manok. Nabili namin ito online kay Sir Salvador Balbuena sa Shopee account niya. So 438 ito. Nasa 50 pieces ata ito mga kaibigan, hindi ko pa nabilang. So bakit ba kailangan natin ng mga tablet o capsule na pamurga kapag malalaki na? So yung mga ganitong dewormer kasi, tamang-tama ito sa mga adult.
para mas malakas at mas mabilis umepekto. So ang pagpupurga mga kaibigan, inuulit yan every 3 months. So sila napurga ko nung mga 4 months o 5 months old sila. So sobra-sobra na yung 3 months mga kaibigan. So kapag sinubuan natin sila nito, palipas tayo ng 30 minutes to 1 hour bago natin sila pakainin para mailabas muna nila yung parasite. Ayan mga kaibigan, ito na yung pamurga natin. So kaya umaga ako nagpupurga dahil walang laman yung mabitukan nila. So kailangan bago nyo isubo ito, naka-fasting sila mga kaibigan o walang kinain. So kaya tamang-tama sa umaga, dahil magdamag, wala silang kinain, wala silang ininom, kaya pwede agad natin ibigay. So isusubo lang natin. Ayan, kailangan siguraduhin yung nalunok kasi minsan nailuluwa nila yan. So pupurgahin pa namin yung ibang mga manok mga kaibigan, mamaya ulit. 1 hour later. Ayan mga kaibigan, makalipas ang isang oras, so may nakita akong tapeworm sa dumi ng ating Brahma. So lilipat ko muna sila para makita natin. So ayan oh, so ayan yung tapeworm mga kaibigan. So putol-putol na nung lumabas, ibig sabihin malakas yung pamurga natin kaya naluto sa loob ng bituka nila. Kaya nung lumabas, ayan putol na. So ayan yung umaagaw sa mga nutrients na binibigay natin, lalo na sa vitamin, sa patuka. Kaya napapansin nyo kahit anong pakain nyo, hindi tumataba ang inyong manok dahil may kaagaw sila sa sustansya sa kanilang katawan. Ayan, dito muna namin sila nilipat mga kaibigan. So medyo mainit na kasi doon sa kabila, kaya dyan na muna namin sila nilagay para mapakain na namin. So paglipas ng isang oras mga kaibigan, pwede na natin silang pakainin para kung may naiwang mambulati sa katawan nila, ay mailabas pa rin nila. A few moments later. Ayan mga kaibigan, magpapaligo naman tayo. So ang gamit kong shampoo, yung Washout Intense. So ihalo lang natin yan sa ating tubig hanggang sa bumula ng husto. So haluin nyo lang maigi mga kaibigan para kapag dinip natin yung ating mga manok ay kumapit ng maayos sa kanilang balahibo para mamatay yung mga kuto at hindi dumami sa kanilang katawan. So ganyan lang yung gagawin nyo mga kaibigan, i-dip nyo hanggang sa mabasa yung lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Mas maganda na ganyan yung buklat-buklatin nyo para pumasok sa loob ng mga balahibo nila para siguradong basang-basa. At huwag nyo rin babanlawan mga kaibigan kung paano nyo siya dinip sa kanyo ilagay sa scratching pen. Ayan mga kaibigan, tapos ko na paliguan lahat ng mga breeders natin. So hintayin na lang natin silang matuyo mamaya para ibalik natin doon sa loob ng breeding pen. Few moments later. Ayan mga kaibigan, makalipas ang ilang oras na pagbibilad natin sa ating mga pinaliguan. So andito na yung mga hen natin sa loob. So hindi ko nilagay yung mga rooster dahil nga ibibreak ko. So dito naninibago pa yung isang hen natin dahil first time niyang mailagay dito sa loob. So mas maganda yan na masanay siya dito habang wala yung rooster natin. Kasi kapag bigla natin nilagay yan at nandyan yung rooster, possible na baka palu-paluin o sabungin ng ating rooster. So pati yung buffer pinkton natin, walang kasama. So ibibreak ko sila ng mga 2 weeks siguro maximum. Depende sa panahon mga kaibigan. Kung maulan, itutuloy-tuloy ko na lang muna. Mga kaibigan, hanggang dito na lang muna yung ating video for today. Sana may nakuha kayong idea kung paano mag-break o magpahinga ng ating mga breeders. So shoutout naman tayo mga kaibigan. Shoutout kay Father Herman Marco. Maraming salamat po Father sa pag-avail ng aking mga alagang manok. Maraming salamat din po sa pasalubong. Pagpalain pa po kayo ng Diyos.
At shout out kala Ma'am Vilma at kay Sir Chester sa pagbisita dito ngayon at sa pag-avail ng aming mga 6 weeks old na Rhode Island Red at Buff Orpington. Maraming salamat po Ma'am and Sir. Maraming salamat din mga kaibigan sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. So hanggang sa muli, God bless us all.